Hi guys, good evening. Good evening, Professor. Salamat po. Kumusta ang celebration ng 4th of July? Okay naman po. Kayo din po. Nag-gento ka ba? At ano po? Nag-gento ka? Yan po. At sa ulo. Hi, Justin. Good evening. Hi, Sister Faith, Sister Pepot. Good evening po. Hello po, good evening po, Pastor Jeff. Good evening po sa lahat. Evening, good evening. All right, siguro let's start. Let's start with our Warren. Sino si Warren? Hi, Warren. Good evening. Sabi ni Justin, good evening daw. Hi, Warren. Good evening. Sino si Warren? Pastor, si Mau po to. Hi, Mau. Good evening. Hi, Sister Analu, Brother Mark. Good evening. Hi, good evening po. Good evening sa inyong lahat. So let's start with our praise report. And prayer request. Let's go. Praise report, prayer request. Let's start with Sister Faith. Hello po. Wait, Good Good evening po sa lahat. Ay, yung praise report ko po yung family camp na natapos po siya ng, kahit po maraming challenges, natapos po siya ng safe po lahat. Wala pong nasaktan. Nung second night camp po, kinakabahan ako paglabas kasi baka makasalubong namin yung bear. Buta na lang. Kupray ako, Lord. Alam mo naman, gusto ko makakita ng bear, pero hindi ko po alam, mukha siyang gutom, kaya huwag ko muna. So, ayun po, safe po. Tapos ano, maganda naman po yung feedback. Except po for dun sa ano, sa lugar lang at pagkain. Pero I think ano po, yung mga major goals po ng family camp ay na-hit naman. So, we're really grateful for that. Na nakabalik po tayo ng safe. Tapos, prayer request lang po. Kasi masama po yung pakaramdam ni Hazel ngayon. Kausap ko po siya kanina. So, pero wala po siyang choice kasi mag-isa po siya. So, siya rin yung lalabas para bumili ng gamot niya. Siya rin yung lalabas para bumili ng pagkain niya. So, yun. Healing po kay Hazel kung ano naman pong nararamdaman niya. Miss ko na po yung kapatid ko eh. Yun po. Yeah, let's pray for Hazel. You know? Also, you and your team did very well. And palakpakan para sa inyo sa Team Manila at lahat ng Redcom no nag-deliver and hindi lang nag-deliver yung aircon at saka yung pagkain pero anyway maganda yung ginawa nating recalibration ng Friday night kung tatandaan mo I think, is that Friday night or Saturday morning tayo nag-meeting? Ano na po is, both po, Friday night and Saturday morning po. Nag-recalibrate tayo and
kung ano yung pinlano natin na execute na execute ng tama. So very good, very good yun. Maganda yung ano, maganda yung nangyari. So congratulations to you and your team. All right. Andiyan ba si Tita Peps? Opo, siya na po yung sunod. May ko na. Praise report and prayer request. Kamusta ang Rashesh? Ito nga, yun nga, ngati na naman ako, Pastor. Nagkakaroon na naman ng mga sugat-sugat sa init. Anyway, I thank God. Maging masaya naman yung ating camp. Although, nakakaawa rin si Pastor Bert kasi hirap na hirap at kasakit. Dahil siya ang nabilad sa init sa araw. Tapos biglang aircon, ganyan. But I thank God, Pastor, nung last day natin, nasa breakfast, nung palabas na kami dun sa canteen, lumapit ako dun sa babaeng yun nag-entertain sa atin. Si Esther. Tapos, Esther. Esther. Yun, siya. Tapos hinag ko siya. Sabi ko, thank you for your service. Sabi niya, oh, I love the hug. Sabi niya ganyan. So, na-appreciate niya yung ating presence doon. Yun lang po. Esther did well, no? She's very nice. Very approachable, accommodating, very welcoming, no? It's just that the facility itself medyo ano nagkulang talaga. Pero anyway, the enemy meant it for ano, hindi maayos at hindi maganda. Yun nga, oo. Pero hindi pa patinag yung ano eh, mga taga LA Filnas eh. Oh. Kahit nainitan na at ano, talaga ng mga bigay todo pa rin. At pinaka-paborito kong part dun, yung joy dancers eh. Pagkagising. Nagising ang umaga ko talaga. Pero maganda siya, in fairness ha. Talagang nagustuhan ko yung ano ha. Yung kung pwede lang nga natin gawin yun every Sunday para... Pastor Jeff, nagpe-prepare na sila para sa next church event. Ayan. Yeah. Thanksgiving daw or sa birthday nyo. Pero surprise. Event pala yung birthday ko. Surprise. hindi church event 'yan. Sana na lang sa Thanksgiving na lang. Para masasana sa may ano 'yun sa may Workers Appreciation Day. Yeah. Okay, so anniversary September. September. Wag nakakaya, marami tayong bisitang hindi kilala eh. Nandiliit kami. Baka daw sila sumikat, Pastor Jeff, ma-post daw, mag-viral sila. Baka mag, yun nga yung naalala ko, baka mag-viral at maimbitahan ng Itbulaga. Niloloko nga, may naloko nga sa amin. Ako, hindi nyo pa alam, binubook na namin kayo. Alright. Sige, Mats. Kasi Pastor talaga naman dancer yung dalawa dun eh, si Cherry at si Bernadette. Yeah, makending nga sila eh. Magaling na. Sila pagsayaw. Yeah, tsaka yung bago niyong recruit. si Tsaka gain naman si Kiko at tsaka si Justin eh. Opo. Yeah, masaya. At tsaka maganda yung lyrics. Yeah. So yung lyrics, parang matagal ko na siya narinig pero parang hindi ko siya alam. Actually, Pastor, medley yun, mahaba. Pumili lang ako ng talagang maiksing kanta. Kaya yun ang napita pagkasunduan namin. Ayun. Okay, sige po. Sino po ang next? Sino pa? Si Ana Lu. Mangubat Family. Hello po. Good evening. Good evening. Nagpapasalamat lang po ako kasi po yung dun sa camp, it was very refreshing mentally, spiritually, and emotionally, kahit po mainit, nothing was burdensome for me that weekend. You know, kahit po mainit, it was pleasant. The weekend was pleasant. The camp was very pleasant. Kung pwede nga lang po, we can have those devotional mornings doon every morning. Every day, no? Yeah. It was very nice. Kahit po maaga nagigising. Yeah. Yung start ng day natin. I was looking forward to naka-alarm yung phone ko para mauna ako sa bathroom.
Kaya po siya, it was very refreshing sa spiritual, mentally, and ano pa po ba? I'm very thankful to God na He gave us the opportunity to be able to participate sa camp this year. Tsaka po, ano pa ba? Ang prayer request po is sana po everybody stay safe this whole week until we see each other Friday or Sunday. Amen. Alam mo sis, wala pa akong nakitang church, no. I've been a camp speaker for 10 years straight sa isang simbahan. I've been naging camp director ako ng marami ng camp, hindi ko na nga mabilang. And usually every morning struggle manggising ng tao for camp devotion. Pero ang church natin, nauuna pa sa akin gumising. Naririnig ko na sila sa bintana ako na ano na, nagkukwentuhan na very tatakbuhan na sila. Yeah, very excited lahat mag-devotion, no? So sabi ko, wow. Sabi ko kakaiba tong ano na to, grupo na to, no? At saka iba yung ginagawa ng Holy Spirit. At hindi lang 'yan, nag-iiyakan talaga sila, nagtatawanan. And minsan naiinggit ako kasi parang gusto kong makisali. Lalo na doon sa ano yung nasa link si na Sister Girlie, yung parang may round. Girlie. Oh, yeah. Di ba? May round area doon na nasa lake. So eh pagka naman lumalapit ako, umihinto sila magsalita, ay wag na lang sabi ko. Pero nakakainggit, no, nakakatuwa. At saka may tendency akong maghag ng conversation. So sabi ko, ay wag na lang, hiyaan ko na lang sila. So na-enjoy ko lang panoorin saka i-video. God is good, no, sa camp na yun. Amen. Thank you, Sisina. Next? Next po si CJ. CJ. Good evening po sa inyong lahat. Good evening. Praise report po is we have a successful camp po. Praise Lord dahil naging successful po yung camp. Na-enjoy din po namin. And nakakatuwa po na yung marami pong nagpa-baptize po para mas natanggap nila si Lord, si personal Lord and Savior. So, yung time na doon ako nagbibideo, parang natatouch din ako sa kanila na parang nakakatuwa din, you know, anyway. Tapos, enjoy din lahat yung funny yung games, Amazing Grace, and yung sermons sa sinaka tagos sa puso. Mm-hmm. And also yung zip line activity nung free time. So I think those some of the few moments na unforgettable sa camp. Yun po aking praise report. Prayer request po is continuous prayers po sa aking tita na may cancer, and I also pray po na lahat po na may sakit po na yun, I hope, I pray for complete healing po sa kanilang lahat. Amen. Yun po. 18 na participants sa ano, sa what do you call this, baptism, no? Grabe, 18. So we broke yung record last year, 13 lang, ngayon 18. Tapos 75 campers last year, ngayon 106. So wow. Carl James, sino sunod? Si Justin pa. Justin. Good evening. My praise report is also the camp. I agree that it was refreshing spiritually, and also the baptisms. I really enjoyed and it really strengthened my faith to see the baptisms, especially my mom's baptism.
Also, were you surprised, Justin? No, she told me beforehand. She told you. Yeah. But nonetheless, it was all glory to God. It was good. My prayer request is good health for everyone. So a lot of people are sick. Amen. Thank you, Justin. Who's next? We'll call Kuya Joshua. Joshua. Hello po. Hello. Sa akin, po is papasalamat po ako at nakasama po ako sa karaoke. At thank you po dun sa tatay ni Justin. Kung dahil po sa hindi po makasama. Thank you po. Tsaka yung praise report ko po is yung kahit na ilang beses po ako na injury ng taba doon ng umaga, hindi ko inahayaan na managing masama. Pinagpe-pray ko na lang kay Lord at patuloy akong nag-move on para makapag-enjoy once a year lang yun. So, after ng kahit na sa oras ng pag yung mga challenge na laro, lalo ko na injury. Pero yung pagdating ng oras ng pag-baptism at inaccept ko si Lord, unti-unting nag-heal yung sakit at unti-unting nawawala kahit na mayroon pa natitirang konti. Pero thank you pa rin po kay Lord po at lahat ng naging problema ko at sakit siya po ang nag-handle po. Yun po. Yung praise report ko po. Amen. Thank you. Thank you, Joshua. Sino susunod, Josh? Sino ba ba niya? We have Maureen, James, Anastasia family, Darren, and Janet. Kuya James po. Kuya James. Good evening po. Bali, ang praise reports ko po yung papasalamat ako. Nakatun kami na pamilya sa camp na hindi kami nagkasakit. At the same time, si CJ nakapag-drive ng malayo-layo na balikan. Gusto rin ko man siyang tulungan mag-drive. Natatakot kasi ako At least marami kami. So, yun. Ano pa ba? Yung sa prayer request ko naman, yun sa kapatid ko, sana continuously na makarecover na siya para makapunta rin siya dito, para ano ko rin siya sa church natin. So, yun lang po. Salamat po. Elsa Raimundo, no? Apo. Apo. Nakalagay. Sino next, James? Thank you. Sino po? Si Brother Aldrin. Brother Aldrin? Good evening po. Good evening. Praise report po, nakalimutan po ni Brother James, birthday po ni Tyron. Happy birthday, Tyron. Happy birthday ni Tyron. nag-celebrate po kami 4th of July yesterday. Masaya po. Mm-hmm. Fellowship. And praise report, masaya po yung camp. And nanalo po ang team Mindanao. Yung po. Nakasibangot yung ano dyan, yung Team Luzon dyan nakasama mo, tsaka Team Kaya. Hindi po, masaya po sila para sa amin. Masaya ba para sa iyo? Buti dalawa kayo ni Anaya, Mindanao. Pasalamat sila, Pastor, hindi namin nakabisado yung verse. Kung ay nako, doon lang nagkatalo. Konting-konti lang ang points, parang 14 points lang difference eh. Lang. Buti na lang po, Pastor, maaga lagi ang Team Yellow. Lagi po kami maaga, kaya may plus points. Actually, nangunguna ang ano eh, ang pula. Simula pa lang nung Friday, di ba? Tama ba, Faith? Apo, pula yung flag. Yung flag pa lang. Sila pong nanalo yung flag eh. Yeah, naku, sayang. Anyway, bawi next year. praise report po, Pastor. Nabawasan ng timbang dahil sa kampo para tayo laging nag-hiking, Pastor. Oo nga. Positive po yun.
Pero ano po, ang praise report po, ay ano, ang praise request po pala, Pastor, yung kay Sister Elby, medyo nilalagdag daw siya ngayon. Sister? Sister Elby. Oh, Elby. Okay. Apo, ngayon po siya nilagnat. Oo. Papakain na lang din po. And, yun, nagpapasalamat po kay Lord na lahat po tayo safe na nakauwi sa kanya-kanyang mga bahay after po ng camp. Yeah. Po. And successful po naman yung ating camp. Yun lang po. Amen. Thank you. Praise report nga po pala, Pastor, in behalf of the Ascaragas, dumating na po si Jorel. Oo nga, oo. Punta nga dito sa bahay. Apo. And praise report ko din po, Pastor, yung brother ko biglang nagparamdam pagkita po sa amin sa Saturday. Oh, wow. Galing San Francisco. So sana po maano makapag-stay po sila hanggang Sunday, papakilala ko po sa inyo. Oh, sana makapagsimba sa atin, ano. Yeah, nga po. Yeah, yeah. Alam po. Sino next? Si Mau po. Mau. Alam ko na ako sa sunod eh. Hello. Hello. Sa akin po, Pastor, praise report ko po, good news po, lumiit na po yung fibroids ko. And pasalamat din po ako sa camp na successful po, na nakasama namin si Dennis at na witness niya at nagpa-baptize pa po. At saka yung prayer. Nag-best actor pa. May award. May award pa po siyang nauwi. At naka-display na po sa dalawa pa ata. At i-display pa po. And yung prayers lang po para dun sa may mga sakit po, sila Pastor Bert and sila Sister LB at kung sino pa po ang may sakit. Yun lang po. And successful po talaga yung ano, yung camp. At pasalamat din pala ako sa mga kakatim ko. Todo effort to talaga. Dilaw pa rin, di ba? Hi! Opo. Hi! Magpasahan daw po kami sa... Magpapasahan po daw kami sa trophy, please, Pastor eh. Yeah. Pastor Jeff, say hi to you. Hi, Sophia. Okay. Mm-hmm. And next po si ano, Sister Darren. Sister Darren. Good evening po. Praise report po, praise God po at natapos po yung ating summer camp successfully po. At salamat sa Panginoon at bitbit natin na yung kasiyahan pag-uwi at yung mga natutunan natin through sa preaching ni Pastor, sa mga devotions. Salamat sa Panginoon din at sa mga provision sa kanyang grace na while nung nandun tayo sa camp. At yung pinapapasalamat ko lang, Pastor, nung bago mag-camp na ayos yung sasakyan namin kasi yeah, kinagat ng ano, ng daga yung ano, yung wire ng makina na sasakyan namin. So buti na lang po nangyari po yun bago mag-camp, kaya napaayos po ni Noel, dun dinala niya sa Honda. Mm-hmm. Yun po. Yeah, ganun din sila ano, sila ano, Ruiz. Sila din, yeah. Yeah, so pero praise God at hindi inalaw ni Lord na hindi kami maka-attend dahil lang sa ganyan. Oo. So, God is good. Opo. Oh. Sayang hindi mo nabuhat yung timpula, no? Nabuo mo daw yung ano eh, nabuo mo daw yung memory verse eh. Ayos. Oh, sayang. Konti na lang. Yeah. Oh, na po. Oh. At saka ano po yung prayer request po, Pastor, na continue lang po sa pag-pray sa papa ni Noel kasi nagpa-CT scan na siya sa kanyang lungs. At sana po yung result by next week hindi po kumalat yung cancer sa ano po. Okay. Ricardo Madrid, right? Opo, Pastor. Uh-huh. All right. So last na Tita Janet, Sister Janet.
Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Ang praise report po is ano, I'm so thankful na nagpa-participate po si Janelle dun sa mga activities, pagbigyan siya ng activity na gawin. She has done it naman po. So I'm so blessed na nagagamit po sila. So, yun po. Praise God po dun sa ating family camp. God is so good po talaga. Yeah, tagahawa ko ng mic yan si Janelle. Oo nga po eh. Opo. Yeah. So yun po, Pastor. Salamat po ng marami sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Si Kuya Manny. Yeah. Ano to? Praise report. Praise report. Naka-recover na ako sa Kwan, allergic rhinitis ko. Amen. Kasi second day ay nakuan yung ilong ko, pero I'm good. I'm good na ako ngayon. Yeah, okay na siya. I'm back sa work na ngayon. Praise the Lord. Ayos. All right. Thank you, thank you. Kami praise report, kahapon biglang sumakit yung lower back ni Sister Mini, sciatica daw, or love, sciatica ba? Ha? So, thankful ako kasi hindi naman malala, kasi hindi siya makagalaw eh. So, sayang din, hindi kami nakapunta dun sa ano, sa kainan kahapon. Eh, hindi ko naman maiwan, naawa naman ako. So, ano pa ba? Siyempre, praise report, no? Maraming salamat sa RETCOM, Retreat Committee, sa Team Manila. Thank you, Sister Faith, for being the camp director this year. Last year, it was Pastor Claire. This year, it's Sister Faith. Next year, it will be Sister Jel, ang camp director natin. Excited na kami. At siguro, papalo tayo ng 200 yan. Pag naman, dami nun. thankful ako, dininig ng Diyos yung panalangin ko na makalakad ako ng buong camp. So, yeah, may pain pa rin yung knee ko, pero nakakalakad ako ng tuwid. Wala, kahit di ako maglagay ng brace minsan, o kaya walang tungkod. So, thankful ako dun. Very thankful ako. Kasi nakagalaw ako na maayos sa camp. Ano pa ba? Yun, walang nasaktan na mga scratches, mga minor injuries lang naman. Pero yung tipong in-hospital wala, no? At talagang protectionan tayo ng Diyos. So yun, at I hope na kung ano man yung mga pangaral ng Panginoon sa atin sa weekend na yun, ay maisabuhay nating lahat. Alright? So let's go now. Pakita ko muna sa inyo yung ating lineup na ipapanalangin. So, magsisimula tayo dito bago natin i-turn over kay CJ. So, CJ, you will pray for the La Fiel Naz attendees from 56 to 68, from Briel Giwa to Nathan Madrid. Tapos, Sister Anna Lou will pray for Church of the Nazarene. And then, complete healing naman and provision. Sister Faith, complete healing. You will pray for complete healing from cancer, Sister Darren. And then, Sister Janet for special favor and request. And then, Aldrin for connecting events, evangelism, mission, etc. Then, popcorn prayer tayo. Alright, review lang natin. Sa special favor and request, meron pa ba kayong gustong idagdag dito? Please tell me now para mailagay ko. How about sa cancer? Kamusta si Edna Laberinto? We still have Ricardo Madrid, Elsa Raimundo. How about si Tess Uy? Sino nakakilala kay Tess Uy? Baka kasi gumaling na. O, praise report daw si Mr. Edge. Okay na, yung pinag-pray natin sa cancer. Yung teacher sa LAUSD. So, praise report. Tess Uy, anybody? Tess Uy? How about Noah?
Noah, anyway, pagka ano naman, ibabalik natin. Yeah, si Noah po, Pastor, sobrang strong na bata. Kinabit na po yung parang yung legs na ano tawag doon, Pastor? Parang prosthetics. Para po, pinutulan po siya. Oo, kinabitan na po siya. So, continue lang ng prayer for healing. Ang lakas po ng bata. Yeah, lagay, wag na po natanggalin si Noah. Nag-aano pa rin po siya. Si Federico Concepcion. Federico Concepcion. Anybody? Sige, babalik naman natin pagka ano. Kasi mamaya okay na sila. Para mabigyan lang ng space yung iba na may pag-pray. Roxanne Wong. Roxanne Wong. Okay, sige, tanggalin muna natin. Babalik naman yan eh pag nakita nung ano, nung nagpapa-pray. Alright, so how about dito sa complete healing? Sir Jeff, kiss me po. Go ahead. May cataract surgery daw po siya sa July. Sina? Number 4 po, si Mama. Si Mama po. May cataract surgery daw po siya. Cataract surgery. Anong date po? July 19. July 19. 19 po. Yeah. Apo, thank you po. Alright. So, praise report din pala. Wala akong colon cancer. So, praise the Lord. At tapos na yung ano kasi colonoscopy. Anyway, anything else na gusto nating idagdag sa complete healing? Are we good? So, okay. Siguro, simulan na natin. So, welcome to your Simbang Pinoy, the Upper Zoom Prayer Gathering, 8 p.m. every Wednesday. Praise report and prayer request, tapos na tayo. So, ngayon, si CJ, next Wednesday would be Faith. And then Tita Pepot, at Tita Fe, Dumuk. And then Tita Pepot. Yan. So, next Wednesday would be Tita Faith. Alright? So, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, CJ, take it away. Good evening po sa inyong lahat. Let's all start with our prayer first. Heavenly Father, we thank you for this wonderful opportunity, Lord. Maraming salamat po at magkakasama po kami ngayon na nananalangin, Lord. Maraming salamat din po sa mga biyaya at mga answered prayers po, Lord, na natanggap po namin sa aming buhay, Lord. Lord, we continue to pray and we offer you, Lord, lahat po ng aming mga problems, ang mga challenges po sa buhay, Lord. We all know that hindi niyo po kami pababayaan, Lord, and may the message for today, for tonight, Lord, may you always apply it in our daily lives, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Good evening po. So, ating verse for today is from Matthew chapter 9, verse 37-38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." So, while reading this verse, bigla po akong napaisip at napa-look back na it kind of give a message to me na as we grow in numbers in the church, each ministry, each and every ministry in the church would need more help. So in parang through this message, parang in a way we're going to think na parang lagi nating isipin na as much as we increase the number of attendees in our church, we must also increase the number of workers in our church by encouraging one another. So just like how we pray to have more souls for Jesus, and as we invite them to our church, we must also never forget na to pray for more volunteers in the church, and also to encourage one another, especially those yung mga people na
nag-attend palagi ganun, pero alam natin na alam naman mas makakaroon sila ng more positive impact or mas magkakaroon ng mas makakatulong pa sa ministry, kumbaga. So siguro ang challenge for this one is for me is to reach out. My challenge here is like to reach out to more people in the church, specifically the ones who has the potential to be good at the ministry. So reaching out in the church na na alam natin na magkakaroon ng positive impact and invite them not just only to attend but also to join a ministry. So for example po sila Kuya Derek po, right, Kuya Derek, marunong po siya sa mga computer and related stuff. So hopefully makasali po siya sa UNLAD o kaya po kunwari si Ate Janine na na nanay po sa saka alam ko po na either kahit maging teaching assistant siya sa SINAG, so something like that. Some people talaga na alam natin na parang may feeling tayo na makakaroon sila ng positive impact, na as much as we need more volunteers, makakaroon sila ng impact sa kanila, and why not recommend to them na maybe like convince them na tumali po sa mga ministry. Kasi in this small little way, parang may intrigue din sila na parang, ano, paano ba itong ministry na to? And to give you an example, for example po yung sa ating piging, na as much as dumarami na po yung mga tao sa church, so napapansin ko po minsan konti na lang po natitira sa kanila, and then most of the time parang kailangan pa nila magluto nung marami. So as much as ganun, ay parang it's kind of like a message to us na why not tulungan din natin yung piging in a way na simple na pagbibigay ng pera, for example, or kahit pagbigay tayo ng pagkain in a way na mas makakatulong pa sa kanila, na mapadali din, and at the same time makakain din sila nung makakain din sila sa ating church. So I think the challenge here for this verse is to not just be mga tayuman and tanawan as Pastor Jeff mentioned, but to work in the ministry to serve the Lord. And also it would be like be a testimony by sharing to others your faith story. And this also includes yung dito rin pumapasok yung importance ng discipleship and mentorship, wherein to become a disciple, you must be a disciple. So katulad po sa akin na dinidisciple po ako. So as I learn on how to be a good disciple, and then hopefully one day I would also disciple other people, and sa mga ibang tao din po na nagpapadisciple, na hopefully one day magiging disciple din sila ng iba. So as we pass on to further generations, this will be like a good message, kumbaga, na we need to have like to become disciples, we must first become a disciple. And then last one is to also this Bible verse also like reminds us like to invite more people in the church, be fishers of men, and as sabi nga sa Bible is so go forth and make disciples. So ang aking question for the day is, how can you encourage others to be part of God's ministry? So that ends takeaway po. That ends my devotion for tonight. Thank you po. Amen. Thank you, CJ. Napakaganda naman. Pakisulat dun sa chat box yung question mo. And yeah, bukod sa question ni CJ, maganda, itanong din natin sa sarili natin, bakit ba natin kailangan maglingkod? Di ba? Pangalawa, sino dapat yung maglilingkod? Pagka dumating ba sa simbahan, kailangan maglingkod na siya. Parang ganun. At pangatlo, paano gagamitin ni Satan yung sitwasyon na kakaunti ang naglilingkod para i-burn out yung mga naglilingkod? Parang ganun. Kasi malinaw dito na marami yung ani, pero yung manggagapas, kakaunti. Kaya manalangin kayo sa Panginoon ng ani. No?
na magpadala ng manggagapas para sa kanyang palayan. So, dito malinaw na doon sa second sentence kasi, no, na importanteng maintindihan natin ang Diyos na nagpapadala. Ano, kahit na anong pihit natin, kung walang pinadala ang Diyos, eh walang mangyayari. So we need to acknowledge the power of God, no? Kasi yung convert, mag-uumpisa ang convert sa attendee, no? O baka hindi pa nga convert yan, mag-attend muna, then mako-convert, and then magiging member, regular member, no? Hanggang sa paunti-unti, pa-volunteer-volunteer, diba? Hanggang sa maging, ano, maging talagang full-time worker. No, ako, nabibless ako sa mga Raymundo. Kasi dumating yan, July eh. Oh, happy anniversary pala, CJ, ah, tsaka Tyrone. Alala ko, thank you, ba? July dumating yan mga yan, no? Basta ganitong panahon, di ba? Parang 4th of July ba yun? So, yes po. June 28 po ata yun. Pwede po nagkakamali. Oo. Oh, ako, June 30, ako July 30 ako dumating eh. O, June 28 kayo dumating. Tapos, nung youth overnight, puyat-puyat pa kayo nun eh. So, sumama na sila sa youth overnight. Hindi nila naiintindihan ano nangyayari sa paligid nila. Dahil siyempre, disoriented pa yan. Kakaroon pa ng tag nito. Medyo may hangover pa. Jet lag. No? Tapos hindi naman sila talaga part ng isang simbahan na kagaya ng sa atin. So I'm sure nalilito sila during those times. Pero napaka-open ng heart nila. And ngayon, no, nag-develop sila ng nag-develop sa relationship nila sa Panginoon. Nagpa-baptize sila last year at ngayon ay isa sa mga matitibay na manggagawa ng simbahan natin. So nakabless, no. Pero paano ba dumating sa ganung punto, 'di ba? Paano tayo makakahikayat? Maganda 'yung sinabi ni CJ, part ng discipleship program, no. Actually, it's not a program, it's a lifestyle, no, na i-include natin na to encourage everyone to be part of the workforce, no, para sa Panginoon. Ngayon ang tanong ni CJ, how can you encourage others to be part of God's ministry? Ayan. Sabi nga ni Brother Cyrus, yan. Okay, CJ, pili ka na. Sino una mong napupusuan na mag-share? Sino ulit? Ate Darren po. Ate Darren. Si Ate Darren. Apa. Alright, Sister Darren. Hello po, good evening. So for people, ang pagiging Christian po kasi hindi siya nagtatapos lang na inaccept natin si Lord po, 'di ba? So kailangan natin mag-grow sa faith natin kasi we know that binigyan tayo ng Panginoon through sa mga gifts natin and talent. So enable for us to ano to be part of ministry. So kailangan natin i-share kung ano yung mga talent natin and gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, yung question po, paano natin ikayat yung ibang to be part of the ministry. So, I think po, through discipleship po. Mag-start po 'yan sa ano ay sa mga ano yung mga problems na sinisila sa iyo, so kailangan mo silang i-share din through God's word and paano mo rin mapapakita sa kanila kung na si Christ yung ano ni Christ ay isinabubuhay mo. So I think po may encourage po sila so pamagitan ng pagpapakita na kung gaano katatag sa yung pananampalataya, ganun din po. Ayun na po, Pastor. Amen. Thank you, Sister Darren. Who's next?
Anastasia daw, oh, nag-raise ng hand. Ah, sige po. Ah, sige po. Go, Anastasia. Okay po. Sa amin po, to encourage others to be part of God's ministry. Yung kasi po, yung sometimes, ano po, kailangan din po ipag-pray. Yun nga po, di po ba sabi ito sa verse, ipag-pray, let's pray to God that God would send more workers. Yung sa relationship po kasi namin ni Justin, it was very seamless eh. Ano po eh, it began with fellowship. So, ano po, nag-start po siya nung last year sa youth camp. Bigla po nung lumapit sa akin si Justin na, Tito, can I borrow your guitar? And then that's when it started na, oh, this kid knows how to play guitar. So I prayed na, na sana I can be an inspiration and like a good example sa kanya to be part of the music ministry. So I praise the Lord sa buhay ni Justin kasi ano eh, he's a good kid. And ever since then, he's been a big help sa amin sa music ministry. And sobrang naka-inspire. Even I, his disciple, I learned a lot from him, from my own disciples, kay Justin. No? So, ganun po. It starts through fellowship. And then, sabay po kayong magmamature in no, learning more about God, in getting closer to God. And yun po, and siguro po, ano po, kasi po may maturity po tayo sa no sa spiritual growth natin. We start as a baby, as a child, tapos hanggang sa maging young adult tayo in our ano in our spiritual growth and until we become a parent. So yun po, I think it's about prayer din po. Pray for the people you meet, and then if they're ready and God says yes, you can start ministering to this person and they can start ministering to others as well in the church. So it's all in God's perfect timing po. Yun lang po yung masasabi ko po. Amen. Oh, if there's one thing na natututunan ko kay Justin eh, there is wisdom in not talking too much. Kumbaga, now, recently I've been suffering no na parang I'm being attacked ng enemy na ang dali kong magalit, no, ang dali kong mairita, ang dali kong mainis, ang dali kong baga and then ang tendency kapag nagagalit ka, siyempre you tend to blurt out. No, and walang wisdom dun kumbaga. And one thing na nakita ko kay Justin, I saw him how he kumbaga kumbaga maganda yung control niya sa kanyang emotion. So that is one thing I admire ano kay Justin. Tama ka, Aldrin, hindi lang yung discipler, I'm sorry, hindi lang disciple ang matututo no sa discipleship. Even yung discipler, pwede rin matuto sa discipleship. Yeah. And maganda talaga, connected. Sorry. Connected doon sa ano, sa ministry ninyo, yung discipleship. Halimbawa, teacher ka sa Sinag, tapos yung dini-disciple mo ay isang teacher assistant. Yung mga ganun. So para maganda yung continuous process improvement, ano ba? Thank you sister Aldrin. Brother Aldrin, thank you. Sino next? Si Justin na po. Justin, ikaw na daw. To be honest, I'm not really sure. I think I agree with Tito Aldrin about the fellowship first.
you know, get to know them a little bit. And I think prayer is also essential, because even if you really want to, if it's not what God wants you to do, then you probably won't succeed. So I guess you really need the go signal from God. And I think also maybe if they maybe compliment you, you just give back the glory to God, and then that would make them think, oh, they're not doing this for to get praise for themselves. They're doing this for God, and maybe that would interest them. I guess that's it. I agree with you, Justin, you know, and Aldrin, na the relationship must be, baga, not be programmed, but it should be a lifestyle. It must come out naturally. It must be spirit-led. Hindi yung parang pina-project. Alam mo yun? Hindi yung parang trying hard na, naku, tututuwa ko nga itong si Carl James. Kailangan, pag nakanektay ako sa Linggo, nakanektay din siya. Kapag kulay violet ang sapatos ko, kulay violet din siya. No? So parang, alam mo yun, para tayong, parang kulto eh. Kumbaga, one good thing about na na-appreciate ko sa church, eh, napaka-natural ng discipleship process. Kumbaga, walang pressure sa'yo na parang, kumbaga, we will try as hard as we can na parang dalhin ka sa tama. Pero if you wanna use your free will, you can always use your free will. If you don't want to obey, okay lang. I mean, that will be dealt with you by God. Alam mo yan, kumbaga, you can only do as much, no? Kaya nga importante, talagang Lord ang nagdadala ng, ano, ng harvester, no? Kasi sa totoo lang sa church, hindi lang sa church natin, sa lahat ng churches, marami rin na attendees or members for like, what, 20 years na? 25, 30 years na? And yet, they just chose to ano, sit and do nothing. Alam mo yun? Kumbaga, ang tawag dito ay consumers, no? Pero meron naman na 1 month pa lang, eh, parang kitikiting laot na, na tanong na ng tanong, ano po ba maitutulong ko? Ano po ba yung pwede kong gawin? O, di ba? So, yes, Justin, go ahead. You're raising your hand. Oh, I just wanted to add, one of the things I like about our church is that it's really easy to serve. Because at my old church, the one I went to before, it's kind of, when they serve, it's kind of like very rigid, systematic. Like they have to sign up. Oh, you want to serve? And then they say you have to sign up, I think. But I guess what I like about our church is that, for example, when after lunchtime, you can just see people cleaning up the tables, and then you can just join them, start helping them. Mm-hmm. And at my old church, we hardly served, but here we serve more. Also, because I think it's easier to serve here. Yeah, well, there are ministries that you need to sign up. For example, for Sinag, you need to sign up. You need to take the online test. You need to be cleared for sexual harassment and child abuse and all of that stuff. But if the church is asking you to sign up just to clean up and bus tables, there's something wrong with the church. No? Kumbaga, that is something na, kumbaga, a lot of things that you don't need to sign up. I agree with Justin. During the time of Christ, wala naman siguro silang
tablet or laptop na mag-sign up ka for a certain ministry. They just do it. Kumbaga, if they're needed doon sa isang ministry na mayroong mga needs, then they will just volunteer, no? I believe everything starts in volunteerism. Dapat doon magsimula eh. Pa-volunteer muna, 'di ba? Hanggang sa nakasanayan mo na, and then mag full-time ano ka na, no? Kasi it takes commitment din eh para mag full-time, no? Halimbawa, every Sunday kagaya nung ginagawa nila CJ, no? Kaya meron tayo i-differentiate natin sa workers appreciation natin yung full-time workers, no, kagaya nila CJ, nila Jairus, ng worship team, ng mga sasinag, yung mga talagang every Sunday talagang paulit-ulit nilang ginagawa. Meron naman din kasi volunteer lang naman talaga, which is ang gusto natin ma-convert sila sa full-time, 'di ba? So kumbaga para may ranking siya in a sense, no? In para meron kang dadaanan na stage para hindi ka naman nabibigla, kasi minsan mahirap pag nabigla eh. Nabigla yung isang tao, no, ang tendency imbis na tumagal aalis ng simbahan, 'di ba? So kasi nga na burn out dahil na teka, ano ba 'tong pinasok ko? 'Di ba? So all right, so Justin, who's next? I'll call Tito Manny. Tito Manny. Okay, before si Tito Manny. Good evening, Pastor Bert, Janine and Dudes, Allison May. Good evening sa inyong lahat. And yes, Pastor Bert, nakalista na po yung inyong prayer request. Yes, good evening sa inyo. Kuya Manny? Yeah, thank you, Justin. Siguro it's something like by way of building up first you show your the right action, parang good example ka dapat sa kanya. Amen. And then you have to ensure your relationship with him before you bring him to the ministry. Parang tinitingnan kang isang sample ba, tinitingnan kang isang halimbawa. So that's the way how you can bring that person, your disciples, to the ministry. Mm-hmm. Siguro, Brother Manny, classic example niyan is, as you can see, not all churches, hindi katulad nung binanggit ni Justin na parang everybody will just start to magligpit, magayos, tumulong, parang ganun. Not all churches are like that. Siguro, base dun sa nabanggit mo, kasi naman, gusto ko rin na bigyan pagpupugay ang ating mga pastor, no, lalo na sina Pastor Bert, Pastor Rave, Pastor Bong, Pastor Cled, na talaga namang pag sinabing sugod, mga kapatid, na makikita mo sila nasa unahan ng battlefield. Yeah. Oh, hindi yung kumbaga, hindi sila yung parang, you have to sit down. Hindi sila yung parang ikaw yung ano yun, kasi meron kasi iba na parang yung pastor pinaglilingkuran. Alam niyo yun? Parang ganun. Mm-hmm. Yung meron nalimutan ko kung sino yung kumausap sa akin. Sabi niya, alam mo, pastor, dun sa simbahan namin sa Pilipinas, ibang-iba. Kasi yung pastor, pag kumakain na, may sarili siyang table. Tapos lahat ng masasarap na pagkain nandun sa table niya. At una siyang kumakain. Ngayon, naninibago ko dito kasi dito, yung pastor huling kumakain at saka nagsiserve at umiikot muna, making sure that everybody has food and, you know, everybody's okay and, you know, making follow-ups, praying and blah, blah, blah. No? So, tama ka dun eh. Kung hindi natin papakita yung tama, di wala silang gagayahin, di ba? Hindi ma-encourage. Yeah, go ahead, Pastor Manny. Go ahead, Brother Manny. Eh, parang si Pastor Jeff ka na down to earth, hindi siya nagpapa-importante.
Amen. No, lahat naman lahat ng mga pastor natin, oo, ganun ano, na napaka yes. down to earth. At hindi mo biro mo ang mga pastor natin. Alam niyo ba na ang buong pastoral staff natin ay college graduate lahat. O baka hindi niyo alam ha. At saka dalawa sa ating mga pastors ay summa cum laude at cum laude graduate. Kumbaga hindi niyo alam 'yun, di ba? Mga ganun na parang it's not narcissism eh, na parang alam mo 'yun, all about me, all about me, all about me. Pero it's more of servanthood. Ano 'yun? Hindi yung puro parang pabida si pastor, parang gano'n, ano mo yan. Ngayon, pagka gano'n kasi nakita ng mga tao, they will just follow. Kasi kung si Pastor Bert nga nagbubuhat, eh, sino pa kaya ako, di ba? So, parang gano'n yung sinasabi ni Brother Manny, na parang more of, ano, example by leadership, di ba? Ngayon, makakainganyo ka talagang kumuha ng mga workers. Di ba? Go ahead, Brother Manny, na may dadagdag ka pa. Yun lang po. Yun lang po. Kasi may alam akong church kasi sa Pilipinas na ganun eh. Uh-huh. Yeah, but, mayroon... but not for La Fildas. Yeah. No, it's not. So, how about Sister Janet? Meron ba siyang gustong share or something? Ano po? Yun lang po, Pastor. Pray that the Lord of the Harvest will send more workers. Talagang prayer po talaga. That's why sabi niya, my house shall be called the house of prayer. Mm-hmm. That we don't want to move ahead of us. Kasi pagka po nauna yung gawa natin, yung gawa ng tao, it will definitely not be successful. Kaya, importante po yung ginagawa natin, Pastor. Prayer meeting po talaga. Exactly. Kaya we give high priority sa prayer kasi we believe that prayer is the backbone of the ministry. At saka yung ating discipleship process, hindi natin pinipilit yung tao na o kailangan. James ha, by next 6 months, meron ka ng 12 disciples. Diba? G12 tayo, G12. No? Parang ganun. Ano? I have nothing against it. But if the people are being pressured, eh, hindi pa nga sila matured in terms of their spiritual life, unahin natin na palakasin yung kanilang buhay spiritual bago tayo, kasi too much expectation from a person, mababurn out yung tao. Diba? So, kaya mo siyang lumago na naayon sa paglago niya. Kumbaga, eh, ganun talaga. Ang paglago ng tao ay hindi pare-parehas. Di ba? At ako mismo na patunayan ko yan sa sarili kong personal experience. Di ba? So, pwede kasing bago lang, mabilis, pwedeng matagal na, hindi pa. So, nasa, ano naman, nasa Panginoon naman yan eh. At saka maganda nga yan, maging mabuti tayong ehemplo para makayakag, nakakahawa or contagious yung pagiging worker natin. Amen. So, Dangawin family, sino ang next? Idugtong po natin kay Pastor Bert. Pastor okay. Bert. Good evening. Okay ka lang ba, Pastor Bert? Mukha napagod ng MVP natin. Camp MVP. Pastor Bert. Excuse lang po siguro na I'm coughing. Ay, and bobo. Oo, sige, Pastor. No problem. Sorry po. Siguro sa susunod po. Oo, may iba si Pastor eh. Sige, Brother Manny, pili ka na lang ng iba po. Andyan nata si Kuya Mark. Kuya Mark? Andyan ba si Kuya Mark? Wala po siya, nandun po kila Ma'am Daddy Tony. Ah, okay. Sige po. Kayo na lang po. Sir Anna Lou, go. Just like what everyone here has been saying, ano bang question ni CJ? How can you encourage others to be part of God's ministry? So, ang for me, it's they would have to see Christ in you. Amen. And also, dapat they see that you're happy serving in the ministry. You're happy. You're joyful. And yun po, kasi nakita ko po sa mga piging, actually every ministry sa church, everyone is happy moving, working, doing something.
parang hindi na ho kailangan utusan ba? Yun lang po. Amen. Nakakatuwa, no? Kumbaga, parang automatic na tuwing umaga yung mga tao. Alam na nila yung kanilang gagawin. So, yes, Sister Ana Luz, yun ang next? Next po si Ate Faith. Ate Faith. Same din po kay Ate Ana Lu. yung when they see you when you're joyful in serving. Tapos siguro I think dagdag ko lang po yung vision casting din for others, how yung sa or testimony pala yung like how the ministry has, kasi to be honest, ano po eh, ang laking role ng ministry din sa spiritual growth ko. Kasi yun eh, yung parang mas nag-grow ako sa relationship ko kay God. Yung kasi yung parang ramdam ko na ito yung purpose ni Lord, part siya ng purpose ni Lord sa buhay ko. So tapos at the same time, when I work with people, nag-develop yung character, how to be more patient, loving, selfless, understanding, yung mga ganun, managing conflicts. Tapos yun, so parang ma-encourage din sila na yung pag nag-testify na how the ministry has also contributed in my own personal growth, tapos yung na-fulfill yung purpose kay Lord, ganyan. So tapos yung makita talaga nila na masaya ka naglilingkod, na yun po, I think dun yun po yung nakita ko na way to encourage others also to join the ministry. Amen. Si Mama po. Tita Peps. Emma, matulad din po na sinabi nila. Yeah, oo. Kasi pag nakita po ng mga kaibigan natin, lalo na yung mga hindi pa Christian, na how we are serving the Lord, how yung ating service at church, minsan ma-encourage sila, sumama kaya ako dito minsan, ganyan. Pag nakita nila na talagang masaya yung church, nakaka-encourage din po yun sa ibang tao. Kaya nga po si Cherry, natutuwa ako sa kanya, kasi kinukwento niya, may nakikilala lang sa Saba, sinishare lang, the next Sunday, nasa atin na, tapos sumama pa sa Joy Dancers. So sabi ko, sana magawa din natin yan. Pinapapray ko parati kay Lord, Lord, send me somebody na pwede kong madala rin sa church, parang ganun. Pero wala pa pinapadala si Lord. Pero nakakatuwa na pagka meron tayong unity sa church, na nakaka-encourage tayo ng ibang tao. Yung po, I think that's the only way na we can encourage people sa pamumuhay natin. The way we act inside sa church. Yung tulungan, friendship, mga ganun po. Nakakatuwa po, no? Nakakausap lang sa bus, eh. Sumayaw na pagdating sa church. Ganon, katindi ang ano, kamandag ng LA Filnas. Hindi muna naborn again, napasayaw muna agad. Oo, natuwa ako. Mga hindi sumasayo, pati sila Eva. Opo, nakaka-bless. Yeah, nakaka-bless talaga. No, at I agree sa mga senior ninyo. Thank you, Sister Faith, mga Maranan. Sino ang sunod? Sino po bang dinatawag po? James. Ano siya po ba natawag mo? Nag-volunteer na sila. Si Sister, ano, kung gusto mo, Sister Jasmine. Sila dudes po, tsaka si Janine. Ayan, dudes and Janine. Ayan, bigyan natin sila ng idea. So, ang verse ni CJ ay, then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Matthew 9:37-38. Tapos sabi dito, "How can you encourage others to be part of God's ministry?" Ayan. Kung kayong tatanungin, dudes, Janine,
ano bang experiences sa church, paano kayo na inganyo na sumali, at paano kayo no magiging encouragement sa iba to also be part of the ministry. Ayan. Dudes, Janine? Hello po, Pastor. Good evening. Good evening niyo po. Good evening po. Yes, yes. Loud and clear. Good evening po sa lahat. Okay po. Ako naman po, Pastor, based on our experience po, nung first time na nagpunta po kami sa church, talagang nabigla po kami kasi first time lang po kami nakita na may church na may pakain po talaga, yung tiging po. Kasi sa church po namin sa Pilipinas, wala naman pong ganun eh. Kaya para sa akin po, isang malaking ano po yan, factor po para mapag-encourage po ng mga tao. Kasi sinishare po nila yung blessings po nila eh. Na kaya parang pati po kami, naiinganyo na mag-share din po ng blessings namin. Hindi naman po sa ganung kalaking paraan. Kahit sa pagbigay lang po konti ng you know, konting bigay sa piging, pag may kaya, ayun po. Tapos, ako naman, pati sa akin naman po yung ano po, yung pag-invite po sa amin nila dyan. Kasi, dati wala po sa isip namin, ako po personally, wala po sa isip ko na maghanap po talaga ng church na magiging pamilya po namin. Nakapokus lang po talaga kami sa trabaho nung wala pa po kaming anak ni Janine. Tapos naisip ko na lang po nung time na may anak po ako na gusto po lumaki po siya, may takot sa Diyos, na makilala niya po yung Panginoon Diyos. Kaya yun, sobrang laki encouragement po nung ano po sa akin yung mag-i-invite po talaga para sa akin po. Kaya tinatry ko po mag-invite sa mga kakilala ko pero sobrang workaholic po talaga sila eh. Yeah. Ayun po. There's always a power no sa invitation. Opo. Sang invitation opo can mean a lot. That's true. Hello. Yes. KD, may susi ka ba dyan? may sakit po siya, Pastor. Ah, may sakit? Opo, inilalagnat siya. Inilalagnat. Ay, sasama natin sa prayer request yan. Oo. O, dudes, pili ka kung sinong gusto mong kasunod. James, Maureen, Joshua, Allison. Si Joshua po. Joshua. Ikaw na. Paano mo may encourage Joshua yung iba na maglingkod sa Panginoon, maging part ng ministry? Yan po yung actual na ginagawa ko po sa mostly almost araw-araw na rin po. Nag-i-invite po ako palagi po eh, kahit na yung iba busy daw, may trabaho, pero patuloy pa rin po ang invite. Tapos po eh, feeling ko meron ako ma-invite na isang youth na galing sa ibang youth na church na nasira daw. So yung anak eh, mukhang baka lang mapumunta sa next Sunday or Friday, hopefully. So eh, sinasabi ko po sa kanila na maganda po yung church natin na all communication po, like having fun and all praying each other, ganun. Ganun po yung lagi kong nire-repeat po sa kanila eh. Na hindi po nawawala yung topic po kay Lord sa lahat po. Ayun po. Amen. Amen. Oh, basta yung imbitahin lang natin ay hindi active member ng isang simbahan. Okay lang kapag matagal na silang wala sa simbahan, hindi na sila nagsisimba, o kaya hindi pa nakakilala sa Diyos, yun ang mga imbitahin natin. Pero halimbawa, active member ng ibang simbahan, eh may pastor na yun eh. Kumbaga, hayaan na natin siya doon. At kumbaga, ano, para to avoid, no? Na, ano. Pero kung sabi mo nga, eh, hindi na nagsisimba, ay welcome yan sa simbahan natin. 2019 pa daw. Oh, tagal na. Sige, Josh, sinong gusto mong kasunod? Si James, Maureen, or Allison? Brother James po ulit. Brother James. Ah, wait. Si Sister Maureen, nagtataas ng kamay.
Sister Maureen, ikaw muna. Sige. Pastor, i-ano ko na. Isingit ko na po, Pastor. Yung akin naman po, sobrang blessed kasi masabi ko po, Pastor, na 100% fully harvest po kami dyan. Nag-umpisa naman po kami dyan, way back pa, Pastor Manny, pero kahit na nandyan na yung mga Shimpron, ewan ko, hindi nila kami, family friend kasi sa side ko yung mga Shimpron, tuwing inaano nila kami na, oh, stay muna kayo, parang yung wala talaga, Pastor, kasi nag-focus kami doon na magsimba lang tayo dito, tapos alis na. Tapos, nag-pandemic na po, Pastor, tapos ikaw na, siguro pinagpipray ako nila, mga piging ko, Pastor. Hmm. Kasi nandyan na po ako, and then, yun nga, buong pamilya na kami nandyan. Tsaka niwala po doon ako sa, lagi yung sinasabi, Pastor, na we have a story to tell po. Mm-hmm. Kaya pag nag-i-invite po ako, lagi ko pong sinasabi, kasi nagtatanong sila, eh, saan ka ba? Kasi na, hanggang Florida po, nakikita yung website natin. So, mm-hmm. Lagi ko sinasabi na, oy, siyempre mag-iaya ka, Pastor. Minsan ayaw sila, pero hindi ko napapagod. Sa work ko naman po, dalawa po kaming Christian doon. So parang nagtatataka sila na imbis na mga itbulaga na yung pinag-uusapan namin, is iba po pinag-uusapin, oh, kumusta, anong-ano nyo ngayon. So parang nag-share kami, is naririnig ng mga ka-work namin. So, nag-i-invite po din kami, nag-i-invite din po ako. So, sa akin lang, wala din sigurong yung prayers din talaga, Pastor, na one day na nandyan po sila. Kasi parang ako din po, sinasabi ko sa kanila na hindi naman ako full-time dyan dati. Pero sa ngayon, parang pag nandyan ka po sa La Fila, hindi ka pagod. Pagdating po sa bahay, parang pagod na. Mm-hmm. Parang nakakasaya lang, Pastor, na proud po ako na ano. So, hindi po ko napapagod na mag-harvest pa po at ikwento ko anong meron po tayo. Amen. Amen. Yun lang po. Eh, sabi nga, hindi lahat pwedeng pastor. Pwede, pero tayong lahat ay evangelist. Pwede tayong magkwento ng kwento natin. Yeah. Ako, I agree doon. So, Go ahead. Someday po, Pastor, na nandyan po sila at ano sila ba na masilip nga to yung sinasabi niya. Yung ganun po. So, prayers lang po talaga na si yung Holy Spirit na po ang mag-ano sa kanila na dalhin talaga sila dyan. Mm, amen. Yun po. Ako nag-agree ako doon na na madalas nga tayong makikita pala sa ano social media. Kasi nung nasa General Assembly kami, eh, madaming nagpapapicture sa amin doon. at natutuwa, kayo pala yung LA Filnas, no? So, unknowingly, madami palang nabibless sa ating simbahan. So, ganun pala yung feeling ng artista, madami nagpapapicture. Pero lang. Pero nakakatuwa kasi nagiging blessing tayo sa iba. Na nagiging encouragement din tayo sa ibang simbahan na nakita ko nga kanina no yung simbahan sa Pilipinas na kilala namin nakalagay doon we are inviting you nakalagay na parang family gathering sa Sunday meron daw pagkain meron daw basta parang fan fellowship na parang big event sa kanila yon na kakaroon sila ng kumbaga sa nakita ko sabi ko wow nakakatuwa kasi sa amin basic to na basic na Sunday to alam niyo basic na Sunday no kumbaga nakakatuwa lang it encourages other churches na to do the same and kumbaga mas lawakan pa yung kanilang kumbaga habaan pa yung mga kamay para yumakap na maraming tao para sa Panginoon. Amen. Go ahead, Brother James. Amen. Kauna. Thank you, Sister Maureen. James? Apo, good evening po. Good evening. Sa akin, James, bago ka magsimula, tatanungin lang kita. Naaalala mo pa ba nung... may tanong ako sa'yo. Naaalala mo pa ba, James, nung 15 pa lang tayo?
Opo. Nung naging 25 tayo, naging 50, naging 75, 'di ba? Parang I just realized lang ngayon na parang kaya pala medyo ano no, kumbaga parang nagugulantang din ako minsan. Dahil iba na managing, you know, 25 people, 50 people to 100 plus to I mean we're hitting like 115, 120 to 150 every Sunday. So it's like doubling yung effort no, no with the numbers like we used to have. So yun lang naalala ko lang yung kasi nakita ko si James eh. Dahil ito sila James, naalala ko pa sila si Brother James, Tita Pepo, Tita si Pastor Bert, Sister Elvie, si Sister Lenlen, Pastor Bong. Yan lang kami na yung Wednesday, di ba James, naalala mo? Tapos nagpaparami sa amin yung nagpaparami sa amin mga homeless no, kasi nakikain ng pizza. So medyo discouraging no pag ganun nakita mo, pero no, ngayon ibang-iba, as in ibang-iba, and look what God has done sa ating ministry. Go ahead James, go. Bali may dadagdag po na lang po, tutunan na sabi na lang po lahat. Siguro yung sa fellowship natin maintain natin relationship at the same time kasi tawag to, yung kalimutan kasi yung katulad nung ano, katulad nung siguro may characteristic tayong mga Pilipino na parang para bang bayan niya na pag kami nangangalangin sa isang tao, tinutulong na encourage na tumulong until sa time na sila naman yung magbibigay ng services nila sa ibang tao, parang ganoon. Tapos sa kasana, at least kung meron man na kunyari may natisod man or something, ma-maintain sana natin na maibalik ba at saka mamawala yung mga bad vibes, ma-maintain natin yung good relationship para at least lahat masaya, hindi magkaroon ng batak-watak. Kasi the more that dumadami rin tayo, challenge, meron din instances na mangyayari na hindi magkakaroon ng misunderstanding. Pero lahat naman yun na na-fix through communication. And also one thing pala that I learned this sa ngayon, katulad na lang kunyari kila CJ. Kasi ako, kunyari ako sa bahay namin, nasanay ako na minsan ako na nagluto, ako na nagugas, ako na lahat-lahat. Tapos may instances si CJ, nagsasabi siya na kunyari nagluto ako, nasasabi niya siya na magugas, pero minsan sabi niya, Tyrone, tulungan mo ako para madaling matapos. Sa loob-loob ko naman, sanay ako na bakit kailangan pa ng tulungin ni CJ, sabi talang pag-ugas lang yan, kayang-kaya niya. Pero doon ko lang na-realize na maganda pala yun na kay marami or kukonte, pag tulong-tulong, parang napapabilis ang trabaho. Di sayo, gumagaang. Yun lang, narili ko lang din yun. So from now on, pag nakita ko rin si CJ na gano'n, nagpupunta na akong tumulong sa kanya para mas mapabilis ang trabaho. Siguro sa church, gano'n din na ano, pwede natin ma-apply. Yun lang po. Amen. Yung nabanggit po na bayanihan, eh, no? Napaka-evident sa church natin yan. No, yung lipat bahay, yung may nasira, tapos mayroong pupunta gagawin. Yung mayroong nagkasakit, papadadalhan ng kahit ano, ng by Jessica or soup or whatever, mga ganun, no? Very ano, kapon lang nandito yung mga askaraga, may dala-dala silang pagkain dahil nga alaman nila may sakit si Sister Minnie. So, yung mga ganun, so heartwarming, di ba? Na hindi naman inuutos o hindi naman pinupuwersa. It just come out naturally. Tama yun, Brother James, no? Kapag kasama-sama talaga, kahit na komplikado or napakadali ng trabaho, iba pa rin eh. Masaya pa rin pag madami kayong gumagawa eh. Kasi malungkot pag mag-isa ka lang, di ba? So, nakaka-burnout, parang ganun. So, nakita ko yan sa church natin. Papasalamat ako sa Diyos patungkol dyan. Amen. So, last but not the least, Alison May Anastasio. Hello po. Good evening po. Good evening. So, question, how can you encourage others to be part of God's ministry? I think it's showing how you are delighted to serve God in the ministry that He has placed you in.
Such as, halimbawa po, nasa kids ministry po, kahit na, syempre, pagod sa outside life, and then, like, that, nandun pa rin yung galak mo to serve God and to bond with the kids and to help them learn about God. And then another one is in praise and worship po, it's to show that how much you like to praise and worship God, and that will reflect din yung relationship mo kay God, that could encourage other people that I want that kind of relationship with Lord Jesus as well. So yun po sa akin, showing delight to serve. Amen, amen. Pag nakita kasi sa'yo sa mukha mo talaga na excited ka, nakakahawa yun eh. Yun, mabalik lang ako doon sa binabanggit ni Brother James, no, na sabi niya kapag ka daw minsan hindi nagkaintindihan o merong misunderstanding, sana ay magkaayos-ayos. No? Eh, yun naman talaga yung very essence din ng Kristyanismo, na kapag ka kayo nagkakiskisan, eh dapat eh marunong magpatawad at humingi ng tawad. Ngayon, para maiwasan 'yan, mag-ingat din kayo sa ano, sa mga the moves ni Satan, no? Kasi kadalasan 'yan eh gagamitin niya 'yung kiskisan o hindi pagkakaintindihan o tampuhan para magkahiwa-hiwalay kayo at hindi na kayo magsimba. Ay, hindi na ako babalik sa church na 'yan. Kahit gusto ko pa 'yung church na 'yan, eh kasi naman eh may tampo ko kay ganito, eh, kay ganyan, di ba? So, yun, iwasan yun. Yun ay talagang i-feed sa inyo ni Satan. And mostly, sa mga non-related fellowship, non-church-related fellowship, no? Limbawa, nagkayayaan lang kayo, lumabas kayo, kumain kayo ng fishbowl sa kanto, mga ganun. Tapos, eh, nakain mo yung fishbowl ng isa, nagtampo na, hindi na nag-church, mga ganun. So, those simple things pwedeng gamitin ni Satan. So mag-iingat tayo, no. Be wise, no, sa pagsasalita natin, sa pagturing natin sa kapwa natin. At saka yun nga, kapag nakagawa ng mali, eh, mabilis na makipag-ayos para hindi gamitin ni Satan para buwagin tayo. Eh nasa hit list ni Satan yung church natin, maniwala kayo. Kaya dapat eh mag-ingat-ingat, di ba? So at matuto magpatawaran. Alright, so tayo dumako na sa ating panalangin. Okay. Sandali lang po. Ayan. Thank you, CJ, sa napakaganda mong talaga naman. Basahin ko lang dito. Sabi ni Sister Faith, malaking factor po talaga ang pag-invest natin sa social media. Nakikilala ang LA Filnas. Yes, oo, totoo yan. Highly invested tayo sa social media. Meron tayo halos lahat. Wala lang tayong Twitter, no? Pero meron tayong Spotify. And yung ating marketing materials, no? Imagine mo si Chad ay isang produkto ng ating marketing materials. Alright, tayo manalangin. It's 9:30. Eksakto kasi pag 9:30, kay natapos na ang lahat o hindi, we should start praying by 9:30. Para before 10 or 10 o'clock, tapos na tayo. Alright, so to start with our prayer, ako na, tapos susunod si CJ. Alright, magandang gabi po, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin tuwing Miyerkules ng gabi. Saan pwede kaming malayang lumapit sa inyo, humingi ng tawad, humingi ng mga bagay-bagay na kailangan namin sa buhay. At ipanalangin ang bawat isa, kahit hindi namin kilala. Panalangin ang aming ministeryo. Dakila po kayo sa buhay namin, Panginoon. Ikaw po ang tinataas namin. At humingi po kami ng kapatawaran sa aming naisip, nasabi, nagawa na mali at kasalanan laban sa inyo na nakapagpasakit ng inyong puso. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa lahat ng biyayang natanggap namin, patuloy na natanggap at matatanggap pa namin simula bukas sa future. Personal man ito, pampamilya man ito, o biyaya sa simbahan namin. Sa gabing ito, Panginoon, umihiling kami sa inyo na buksan niyo po ang palad niyo, ang puso ninyo at pakinggan nawa ninyo ang aming mga hiling na i-grant niyo na ayon sa inyong kalooban at kung ito'y makakabuti sa amin.
Nais po namin ipanalangin unang-una, Panginoon, ng aming mga LA PhilNAS attendees. Brother CJ, please lead us. Lord, maraming salamat po, Lord. At kakasama po kami na nanalangin po sa inyo, Lord. Pinapanalangin po namin ang mga sumusunod po na attendees. Unang-una po sa pamilya Giwa po. Una po kay Brielle. Lord, maraming salamat po sa kanyang buhay, Lord. Continue to pray for Brielle as she he continues to heal her, Lord, from if ever may mga infection to sa skin niya, Lord. And we thank you, Lord, for her life, and we thank you, Lord, for using her, Lord, in the children's ministry, Lord, as she interact and play with all other kids, Lord. We thank you, Lord, that she becomes an ate to all other kids, Lord, and continue to bless her, Lord, and to guide her, Lord, as more children will come to the children's ministry, Lord. Next, we pray is for Pastor Jeff, Lord. We thank you, Lord, for his life. We thank you, Lord, for Pastor Jeff for leading the fullness, Lord, leading all of us, Lord, to be closer to you, Lord. We continue to pray for him as for more protection, Lord, and we pray for protection, wisdom, knowledge, and strength, Lord. And also, we continue to pray for his knee, Lord, that na sana pag gumaling po yung kanyang knees, Lord, na maging complete healing, and sana po, Lord, hindi na po niya magsusot ng brace and yung stand, but to be back to normal, to be have the strength na makapaglaro ulit, and at the same time, hindi na po siya mga problema sa paglalakad po, Lord. Next po is kay Job. We continue to pray for him. We thank you, Lord, for his life, Lord, and we continue to pray for his direction in life, po, Lord, and hopefully one day, po, Lord, may kita po namin siya na nag-work po sa church, and that this we ask that you continue to for him to give direction in life, Lord. Po namin, Lord, hindi niyo po siya mabayaan, Lord, and hopefully one day may kita po namin siya na active po sa church. Next po kay Tita Mini, using her to lead the children's ministry, Lord. And thank you, Lord, for giving her the strength and knowledge as a teacher to be able to learn more about God po sa mga children. And we pray for her back pain, Lord, na for complete healing for her back pain po, Lord, para maka-continue pa rin po siya makapag-serve po sa inyo. Next po kay PQ po, Pastor Fred. Lord, we thank you for her life, Lord. And maraming salamat po at you continue to use her, Lord, sa aming mga youth, Lord, na kinagabayan po kami every time na nagkakaroon po ng mga problema, Lord. And we thank you, Lord, for being a disciple po sa kanila, Giselle and Allison po, Lord, sa mga girls po, youth po, sa mga girls. And sa amin din po mga all leading, also the youth men and women together with Ate Faith po. Lord, we pray for her continuous protection po, Lord, as he travels back and forth to her home, Lord, and safety as she is in the in downtown LA for in serving in court. We pray for protection, continuous protection, and provide her with strength and wisdom, knowledge also, Lord, as she goes through every day po, Lord. Next po is kay Tito Rick. Maraming salamat po, Lord, sa kanya po, Lord, at maraming salamat po sa paggamit po sa kanya, Lord, sa Lafines po, Lord, being the life of the party, or being the energetic one po sa kanilang team ng camp. Maraming salamat po dahil you're using him, Lord, para mas maging masaya po yung nagbibigay po ng positive vibes po, Lord, at para masaya po. Marami pong tao na masaya po dahil po sa kanyang nabibigay na positive vibes po. I continue to pray for more blessings for him, Lord, and the strength, Lord. Next po is kay Father Saul po, Lord. We pray that
we pray for brothers so that he will constantly attend the church, Lord, give him the protection, Lord, and the strength and protection against sickness, Lord, as he has old age, Lord. We'll continue to pray na makita po namin siya palagi po sa church para mas lalo pa po palapit po siya sa inyo, Lord. Next, we pray for Jeannie, Lord. We thank you, Lord, for Jeannie. Thank you, Lord, for using her in the ministry in Lading, Sinag, Lord. I thank you, Lord, for using her na para magabayan po yung mga kids and mag-alalay po sa mga kids. We pray for her to continue to serve Lord to the children's ministry and to the tech ministry, Lord. Maraming salamat po at andyan po siya palagi po para umalalay po sa amin, Lord. And may she be blessed more, Lord. And next po is kay Eric Lopez po. Continue to pray for him po as he we pray that hopefully one day he would be able to come back to church po, Lord. And we pray that may forget the past wrongdoings po that happened before. And we pray that he will be come back, Lord, with open arms na na bumalik loob po siya, Lord. Na makalimutan po yung hard past, but we pray na continuous na pagkabalik po niya sa church maging okay na po lahat at mabalik po sa normal, makapaglaro po siya basketball and makikinig na po siya ulit sa mga sa inyong mga message po para po sa kanyang buhay. And next po is Madrid family po, okay. Tito Noel Madrid po, Lord, we pray and we thank you, Lord, for his life, Lord. Thank you for Tito Noel that you have given him provisions po, Lord, palagi, and for his new job opportunity, Lord. Maraming salamat po at nabigyan po siya ng bago po opportunity para po sa kanyang pamilya po, Lord. And next po kay Ate Darren po, Lord. Maraming salamat po kay Ate Darren po at you continue to use her, Lord, in the children's ministry, Lord. And thank you, Lord, dahil safe po ang kanilang pamilya, Lord, sa everyday, Lord, naka keep them from sickness po, Lord, from any danger and any harm, Lord. And continue to pray that we all will be blessed also in the church, Lord, that we continue to serve you, Lord. And we also pray for Elijah and Nathan po, Lord. We pray that they will be away from sickness, po, Lord, from any danger, and we continue to pray that you would touch their and that they will be able always attend the children's ministry so that they will be able to be closer to you, God, and to learn more about you, Lord. And also pray for everyone that attendees that are not in our list, Lord. Keep them safe from any harm and any sickness, po, Lord. We also pray that everyone po na meron pong may sakit na yun, Lord, sana po gumaling po sa sila lahat. Please pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, CJ. Let's continue to pray for the Church of the Nazarene. Sister Annalu, kindly lead us. Thank you. Lord Jesus, we thank you for today. We thank you, Lord, for gathering us tonight, Lord, to praise you and thank you, Lord. And tonight, Lord, we pray for the following people, Lord. The General Superintendent, Busick, Crocker, Chombo, Sundberg, Daniels, Sarmiento, Lord. We pray for District Superintendent Mark Lehman, our board members, Lord, Pastor Jeff, Pastor Wong, Sister Gurley, Sister Rachel, and Sister Elvie, Lord. And we pray for our pastors, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Kled. We pray for the English congregation, Josue, Michael, Dan, Pedro, and Angela.
as well as the Spanish congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, the South Korean congregation, Kai Sun Lee, Moon Lee, North Korean congregation, Jong Won Lee, Hae Suk Lee, and the MCB staff, Star, Curtis, and Nick. Lord, we pray for each and every individual on this list, our pastors, our sisters, our brothers, Lord, on this list. We pray, Lord, that you continue, Lord, to protect them in their ministry, Lord. We pray, Lord, that you bless them, you protect them, and you guide them, Lord, and as well as their families, Lord, and that they may lead their members, Lord, and according to your will. We thank you, O Lord, for their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Anna Lou. Now, for complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, Sister Faith, kindly lead us. Thank you. Lord, we just pray for the following people, Lord. We pray for healing, God, for KD, for Tita LV, and for my sister. Lord, I pray that you would touch their body right now. We speak against any form of infection. I pray, God, that you would touch their body and you would restore them to perfect health, Lord. We also pray for Nanay Charit for a successful operation on her eye surgery, cataract. For Tatay Manny CT scan on his chest, we pray for normal result and there will be no irregularities that will be detected, Lord. We pray for Mama for healing for her rashes and even for that you would guide the hands of the doctor sa kanyang cataract surgery sa July 19, Lord. We pray na walang maging complications to, Lord. We pray for Pastor Greg Garman for healing also to be upon him, Lord, that you would, I pray that as he retires, that you would give him a refreshing time. I pray, Lord, that he would be able to receive whatever treatment that he needs, Lord. I pray for Tita Terry, God, for the cyst to be benign and to be safely removed from her body. I pray, God, for PN, Lord, for Pastor Bert. I pray for normal BP. I pray, God, for healing, God. I pray that you would remove the cuff. I pray na mawala po siya maging lagnat, Lord, that you would restore his body, God, to perfect health, Lord. Even for Zenaida Mayo, God, sa kanyang cataract surgery, that it will be successful. For Leonila Villaflor, sa kanyang enlarged heart, Lord, we continue to stand with her and believe for her medications to be effective, Lord. And also for Patrick Noel, God, for that he would restore his ability to walk. Lord, we pray for a more comfortable life for him, Lord. We know that nothing is impossible with you. So we just declare healing over these people. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Faith. For complete healing from cancer, Sister Darren, kindly lead us. Thank you. Lord, continue to pray healing for these people. We pray for Edna Labirento, Lord God, for her breast cancer, Lord, that may your healing power be upon her. May you help her, O God, to endure the pain, Lord God, that he is experiencing right now, that she is experiencing right now, Lord God, and even the symptoms. Help her, O God, to have faith and trust in you, Lord God, that he will not fail, that he will she will not fail, that she will believe, Lord God, that you alone can cure this kind of sickness, O God. Lord, we are also praying for my father-in-law, Ricardo Madrid, sa kanyang lungs, O God, na sana po, Lord, sa kanyang result by next week, Lord, it will be negative and this cancer will not spread, Lord God, throughout his lungs, Lord. Taught him, O God, to have faith and trust you that you alone, O God, can cure this kind of sickness, O God. We are also praying for Elsa Raimundo, for her lymph node, Lord, that may your sustain her, Lord God, with your grace
with your provision, with your strength, Lord God. Let your healing power, Lord God, be upon her. For Noah D. Guzman also, Lord, for his bone cancer, Lord God. You know, Lord God, that by your stripes we have been healed, O God, and through your blood, Lord God, help him to be able to heal him, O God, and through this sickness, O God, he will be able to know you as your God, and you are the miracle of his life, O God. And even Eli Heradora for complete healing, Lord God, we are praying that may you heal him, O God. And we thank you, Lord God, that you alone, Lord God, are the miracle worker, Lord God, for all this sickness, O God. And we are praying that in your own will, in your time, and in your way, Lord God, I know, Lord God, that you will remove all this, Lord God, cancer, Lord God, because your power is greater than any cancer, Lord God. Thank you so much, Lord, and we pray this, Lord God, in Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Darren, for personal supplication. Please lead us, Brother Aldrin, connecting events, evangelism, discipleship, missions. Thank you, Lord God, for your word today, Lord God, that we just need to pray and you will send the workers, Lord God, for the harvest is plenty in your church, Lord. Lord, we pray for these connecting events, Lord God. First is your Pastor's Kids Retreat Ministerial Coach Initiative, PLNU on July 27 and 29. We pray for protection for the delegates, Lord God, and the pastors who will attend, Lord. May this be a refreshing experience sa kanila, that they will learn more, Lord God, get to know you more, and you would reveal your plans for them, O Lord God, and for the people that they will disciple, Lord God, and minister, Lord. Lord, we pray for our upcoming Kids VBS on August 5th. Lord, we pray for the teachers, Lord God, that they would have renewed strength, Lord God, while everybody's tired from the camp, Lord, but we pray for renewed strength and just a refresh in their physical abilities, Lord God, para po they could be excited, have more energy to serve you, Lord God, and the kids, Lord God. And we pray for the preparations, Lord God, the lessons that they will teach, the activities that they will be doing, Lord. And we pray for the kids, Lord, send more kids. Lord, we pray for you to send more kids. We pray for the parents as well, that they would be more engaged, Lord God, and would be open-minded, Lord, for letting their children attend our VBS, Lord. And Lord, we thank you, Lord God, for all these opportunities, Lord God. May you continue to bless these events, Lord, that more people will get to know you and more souls will be saved through these events, Lord God. And Lord, we just trust in you, Lord God, and may your will always be done, Lord. We love you. We give you all the praise and the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Brother Aldrin. Let's go now to our popcorn prayer for other supplications. Anyone can pray if there's any prayer items that the Lord is asking you to pray for, you may do so. Lord Jesus, I thank you, Lord, for the lives of Mateo, Wendy, and Isis, Lord. Thank you, Lord, for touching their hearts, Lord, that they attended our camp. And I thank you, Lord, that Mateo was baptized, Lord. I just pray, Lord, that they will continue, Lord, to just listen to your word, to just be connected with you, Lord. I pray, Lord, that you will send someone, Lord, to continue and reach out to them, Lord.
and bless them, Lord. Bless their family, their relationship, and bless them, Lord. In Jesus' name, amen. Lord God, we just want to thank you for the successful camp. Without your help, your guidance and provisions, also you're the one who led people to join the camp, Lord God. We are specifically remembering in our prayers, Lord God, ang mga bondoks who joined the camp, mga laicos. Wesley, Wendy, her children, we pray for them, Lord God. Si Mateo, si Isis, si Rain. We pray, Lord God, for yung mga kaibigan nila, mga anak ng mga bondoks, sina Audrey, si Zach. We just pray, Lord God, na makakilala sila sa inyo, Panginoon, naway maging magsilbing buto o seed of faith ang naitanim ng inyong mga pangaral at mga nakita nila sa simbahan upang hanapin nila kayo, Panginoon. Dalangin namin na maborn again din po sila. We also pray, Lord, kay Sister Malu Perea na umatende ng camp, Panginoon. At sa mga bago pang muka na umatende sa camp, we also pray, Lord, yung mga 18 nagpabaptized na alam po namin na hindi po sila tatantanan ng enemy ngayong nag-decide sila. Pero alam din po namin na enough ang protection nyo at pag-ibig nyo upang maproteksyonan siya at makilala nila kayo, Panginoon. Naway maging maganda ang lakad nila, ang Christian walk nila, ang kanilang journey with you, Panginoon. At lumagunawa pa sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name, amen. God, I want to pray for my grandma Fe, for the sore on her foot. Lord, I pray that you would relieve her of the pain, especially because it started hurting during the camp. But we know, Lord, that you are our great healer and that you care for us, Lord. And we thank you for your faithfulness. Lord, if you are willing, please remove the sore on my grandma's foot so that she wouldn't have to experience that pain. I ask in Jesus' name. Nawa pagpalain niyo, Panginoon, lahat ng member ng Retreat Committee, ganun din ng Team Manila na talaga naman na ginamit ninyo, nagpagod lahat at masayang naglingkod, Panginoon, sa inyong ubasan. Dalain ko, Panginoon, na pagpalain niyo sila na naway mga pangailangan nila, ibigay ninyo at gantimpalaan niyo, Panginoon, ang mga puso nila na dakila at pusilak na maglingkod para sa inyo, Panginoon. I pray all this in Jesus' name. Amen. Lord, I pray also for Noel, for his work, Lord God. He will start to work, Lord God, on July 15. I know, Lord God, na panibagong kasama, panibagong environment naman po ang kanyang mararanasan, mga kasalamuha, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang gumabay sa kanya at magbigay sa kanya ng karunungan, Panginoon. Let your light, Lord God, shine upon him, O God, in his work. And I pray, Lord God, na ikaw po ang magbigay sa kanya ng kalakasan sa pangaraw-araw, lalo na, Panginoon, papunta at papawi ng bahay. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Lord, we lift up to you, Tita Faye, at as well as si Pastor Bert, Sister LV, na not feeling well. I-restore niyo, Panginoon, ang kanilang kalakasan, Panginoon, at tanggalin niyo lahat ng pain o nararamdaman nila, Panginoon. We just want to utter
Complete healing by the blood of the Lamb in Jesus' name. We claim healing in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for our camp reunion this coming Sunday na makabalik at makarating lahat, Panginoon, na umaten sa camp. Lahat silang 105 to 106. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ay ingatan nyo at proteksyonan nyo, Panginoon. At naway patuloy na lahat ay lumago sa kanilang pananampalataya. In Jesus' name, amen. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na to, sa patuloy niyong pagdinig sa aming mga kailingan. At hayaan niyo, Panginoon, na i-bless, Panginoon, ang mga anak ninyo na nandito, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. All right. Good evening, good evening. Buksan ang mga bintana tayo. Mag-picture, picture na. Iyon. All right, all right. Alex and May. Janine and Dudes. Pastor Bert. Hi, Mark. Hi, Jaja. All right, all right. So... let's take a picture. Ay, ilan po ah. Okay. Alright. 1, 2, 3, smile! Okay, isa pa. 1, 2, 3, smile! There you go. Alright guys, God bless you. Reminder, see you on Friday. And also, sa Sunday, wear your t-shirts. So, laban nyo na yung mga t-shirts nyo. God bless you. Bye-bye. God bless you. Good night. Go Team Dilaw. Good night po. Good night po. Go Dilaw.